Kamusta ka dyan, Prof? Kamusta? So ngayon, ang topic natin ngayon, limang paraan na tamang diskarte para mas lumaki ang network mo. Ayos ba yun? So panoorin mo ito. Five ways how to build your network. Kasi pag hindi mo to alam at hindi mo to na master, never talagang lalaki ang network. So even kami nung nag-start kami, minaster din talaga namin yung five ways how to build your network. Okay, so number one is prospecting. So bakit kailangan mo mag-prospect? Kasi lahat naman ng business natin is prospecting. Diba? So sa pag-prospect, kahit saan ka, pwedeng mag-prospect. Alright? Kahit sa aeroplano ka, kahit pag-out mo sa work mo or nag-OFW ka, pwede ka mag-prospect. Pwede ka mag-prospect through Facebook, yung sa mall ka, pwede, kahit saan pwede. Kasi lahat naman ng tao gustong umasenso, gustong magbago ang buhay. Kaya lang, yung part mo as negosyante, dapat yung pag-prospect ginagawa. Alright? So, hindi ka mawawala ng prospect pag di kong naging habit mo na, naging attitude mo na, parang addict ka na sa pag-prospect. Darating yung time, and syempre sa una, may ilang ka, pero pag na-master mo yan, naku, sabihin ko sa'yo, hindi mo namamalayan, gumagaling ka, natututo ka sa pagpapalaki na network mo at dumadami na yung team mo, dumadami na yung group mo. Alright? So number one is prospecting. Pangalawa, itong invitation. Kasi, hindi rin lalaki ang network mo pag hindi ka marunong mag-invite. Meron dyan ang galing mag-prospect pero hindi naman alam kung paano niya ma-present yung business or paano niya ma-invite. So dapat pagkatapos mo mag-prospect, ma-invite mo siya. So saan mo siya pwedeng invite? Diba pwedeng sa office, sa bahay, sa mall, sa mga establishment restaurant like McDo, diba, Jollibee, Starbucks. Pwede mong present mo yung business mo doon or pwede mo siyang i-invite doon. Kasi never din lalaki ang business mo pag hindi ka nag-i-invite. Kahit naman din ako nung nag-start ako, kahit hanggang ngayon, never para hindi po ako tumitigil sa pag-i-invite. So dapat, ikaw mismo nag-i-invite ka para pag nagawa mo yung pag-i-invite, next na gagawin natin is yung ipipresent mo na natin yung business. Okay, so prospect. And pangalawa is invitation. Diba? Invitation. So, pangatlo, yung ipipresent mo na yung business. So, sa pag-present, dapat basic lang. 15 minutes, dapat tapos ka na lahat. Doon ka lagi mag-focus sa closing. Diba? Sa closing. Basta ipresent mo yung business. Ipakita mo yung negosyo. Diba? Nasinsap ka sa negosyo. Maganda yung negosyo. Na doon pa lang sa pag-present mo, ipakita mo na sa kanya maganda yung pera. Diba? Isa sa left, isa sa right. Ipapakita mo yun. Yung benefits niya, pag ginawa niya to. Ano yung mangyayari sa kanya kapag ginawa niya to. So doon sa pagpe-present, pwede mo isingit-singit mo kasi may mga score doon. May mga message kasi doon ang panghook ng tao na ang gustong marinig, kumita, gustong marinig yung tipong kahit wala silang gagawin, ikita sila, madali, which is totoo naman yun, di ba? Kagaya ko, kahit wala na akong gagawin ngayon, yung network ko tuloy-tuloy na. Kasi bakit? Na-leverage na eh. Alright, so dapat napapractice mo palagi yung pagpapresent. Dapat kabisado mo yung marketing plan, dapat kabisado mo yung PPP para kahit saan ka magpunta, confident ka, malakas ang loob mo kasi kaya mo present yung business. At sa pagpapresent ng business, meron tayong tinatawag na question, yung objection. So yun yung mga signal na bibili ang tao. Kaya sila nagtatanong kasi gusto nila yung business. And pag ikaw hindi ka confident sa ginagawa mo, takot ka mag-present, di ba? Alok ka mag-present ng negosyo mo. Yung battery range na 100% para mapag-genuine tao, hindi mo mapapag-genuine. Kasi nga, hindi mo kabisado yung business mo, hindi mo kabisado yung pagpapresent ng negosyo mo. So number one, na dapat kabisado mo, master mo ang pagpapresent ng negosyo. Dapat 5, 10, 15 minutes, tapos mo na lahat yun. Tapos doon ka na mag-focus sa closing. Alright? And pang-apat,
ito yung pinakamaganda, ito yung pinaka-crucial, ito yung dapat yung technique how to close the deal. Art of closing. So sa art of closing naman, maraming pamamaraan, di ba? So pagkatapos mo ma-present yung business, doon ka na mag-focus sa closing. Dapat ma-feel nila na maganda yung negosyo mo, di ba? Dapat magalong ka mag-ABC rule, magaling ka magkwento. Kasi itong business natin, kwento-kwento to, pero may kwenta. So, sa pag-closing, ito yung may kausap ako ngayon, mamaya, bukas, at madaling araw, ilalagay ko sa'yo. Okay, it's all about promises. Lahat naman promises, di ba? Lahat promises yan, di ba? Sa school, ganun din, di ba? Mag-enroll ka dito, maglabas ka ng pera dito. Kasi yung promises, nakapag-tapos ka sa pag-aaral, gaganda ang buhay mo. And lahat ng promises nila nun, hindi naman natupad. Tama, kaya pansinin mo, wala namang umaman na teacher, teacher lang, police, police lang, nurse, nurse lang. Kumbaga, yung employee ka lang talaga, walang umaman. So, ang point is, sa pag-close ng deal, kailangan mapakita mo kung ano yung mangyayari sa kanya, ipapavisualize mo sa kanya na 2 to 3 years from now, ito yung mangyayari sa kanya. Ito yung magiging buhay niya. At ito yung future niya, di ba? Magkakaroon siya ng pera, magkakaroon siya ng bahay, savings, di ba? So, dapat ipapavision mo yun sa kanya para ma-close mo yun. Alright? So, well, pag-uusapan lang naman yan, pero sabi ko nga, mangyayari at mangyayari at mangyayari siya. Bakit? Pinag-uusapan natin. So, ando dun yung, basta maraming technique para mag-join yung client mo. Dapat ikaw magsasabi kung mag-join siya o hindi. Kasi tinan mo, sa closing kasi, ang galing mo mag-prospect, ang galing mo mag-invite, ang galing mo mag-present. Pero alugaga ka naman, nga ka naman sa closing, hindi rin. Kaya dapat confident ka, malakas ang loob mo para mag-close. Kasi lahat naman na kumasenso at gumanda ang buhay, malalakas ang loob. Parang ako, jeepney driver ako dati, di ba? Pero malakas lang ang loob. So kahit saan naman, dapat malakas ang loob pagdating sa pag-close. Huwag kang matakot kasi ang ganda ng offer mo, ang ganda ng negosyo mo. Diba, kasama tayo sa top dog na nag-provide ng tax sa buong Pilipinas. Diba, na-awardan tayo ng Book of Guinness of Records. So marami. Diba, kung stability pag-uusapan ng kumpanya, maganda. Kaya huwag ka matakot mag-close ng deal. Alright? And last, and yung pinakamaganda sa lahat. Kasi hindi pa tayo natatapos dun sa pag-close ng deal. Dun pa lang mag-start yung responsibility mo para sa kanya. So, highly advised, dapat pagka-join na pagka-join niya, dapat mapa-NDO mo. Training, kasi ang isang tao, ang isang negosyante, or kahit na anong field na papasukin mo dito sa mundo, mapa-teacher man yan, mapa-pulis, sundalo, mapa-military man yan, huwag mo agad isasalang. Kung ikaw coach, huwag mo nga hayaan na gagawin niya yung business na wala siyang alam kung ikaw ang coach. Alright? So, dapat ikaw mismo, alam mo na kung ano yung capacity ng leader mo. And of course, syempre, kailangan mo mag-trust sa kanya. So, a-attend siya ng 21 na NDO. Tama, kailangan kasi pumasok yan sa subconscious niya hanggang sa ma-master niya. NDO tapos ASAP. Kasi sa ASAP naman, doon naman tinuturo yung mga technical, bakit mo kailangan gawin ng business, why and how. So, nandun din yun sa ASAP. So, dapat kuma-attend din kayo ng ASAP, 21 din po. Alright, so dapat kuma-attend tayo doon. Tapos yung BBA natin, Building Business Academy, yung BBA natin. So, dapat nakaka-attend din siya doon. Huwag po kayong mananawa, kaka-attend, kaka-training, kasi yun yung weapon mo, yun yung puhunan mo para mapalaki mo yung network. Alright, tapos ano pa, EOA, especially sa mga nag-online ngayon. Kung gusto mong manakop o magpasok sa iba-ibang country, dapat naka-enroll ka sa EOA. Diba? So, dapat ikaw din mismo, ini-educate mo yung sarili mo, palakasin mo yung sarili mo. Diba? Para pag kumausap ka, kahit sino tao, kayang-kaya mo. So, be sure na dapat umaattend ka na ng AOA natin, di ba? So marami tayong mga events, may mga pa-sizzle tayo, may mga pa-award tayo. So ang daming mga propaganda yung team natin sa ECI1, especially yung mentor natin, Prof. Saro, so top 1 siya. Di ba? Ang maganda dun sa tao na yun, hands-on talaga. Kung ano yung pinaka-top, ituturo yung down-the-line sa atin. So alright, so ang sa akin lang, kung gusto mo talagang masenso at lumanda ang buhay mo, iiwan ko sa ito. Gusto mo
tumanda ang buhay mo, ikaw umawak ng lapis mo. Huwag mo pahawak lapis mo sa ibang tao. Ikaw magsulat ng buhay mo. So thank you. God bless and happy business day. Bye-bye!